Hello mga kabayan, welcome ulit sa akin channel. Samahan niyo ako at hahanapin ko kung ano ang sira sa makina na to. So ang makina na to ay 4HG1. So ang sabi ng driver, pumatok daw ang makina na to. So tiningnan ko, inikot ko ang crankshaft at talagang mahirap na siya ikutin. So bubuksan ko ang makina na to at tatanggalin ko ang cylinder head at i-check ko ang mga bearing kung saan ba ang nasira doon, o liner ba kaya or piston. So mga kabayan, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. So sisimulan ko na ang pagbaklas sa makina na to para makita natin kung ano yung problema nito. Thank you.
So mga kabayan, ngayon ang nakatap ay yung piston number 3. So ito yung problema kapag ang makina ay knocking or ayaw nang maikot. Dahil dapat sana bago natin tanggalin ang cylinder head, dapat nakatap yung piston number 1 para makita natin kung ano ang settings or timing ng makina na to. So sa kaso na to na knocking, challenge talaga dahil babaklasin mo itong cylinder head na hindi na itap ang piston number 1. So kapag isasauli mo siya, hahanapin mo pa ang top dead center ng piston at crankshaft at timing ng injection pump at saka mo siya itatapat dito. So yun mga kabayan, napaka-challenge. So itry ko munang ikutin ang crankshaft. Baka makaya pa nating i-top dead center tong piston number 1. So tatanggalin ko muna tong shroud at saka yung fan. Dito ko na lang iikutin. So natanggal ko na ang shroud at saka fan. Ayun mga kabayan, buti na lang at naiikot pa siya. Ayun. Medyo mahirap na siyang ikutin. Pero kailangan pa rin natin siyang maitap. Ayan mga kabayan, kung maririnig nyo, lumalagutok siya pag iniikot ko. Ayun, naitap na natin. So dahil naka tap na ang ating piston number 1, ayan yung timing mark niya, tapat na din. Tingnan natin ngayon ang crankshaft pulley kung nakatapat ba sa kanyang timing mark. So punasan natin. Ayan, nakatapat siya sa 7 degrees before top dead center. Yan dapat dito natin mailagay sa 0 bago natin baklasin ang cylinder head. So dahil nakatap na siya, simulan na natin ang pagtanggal sa cylinder head. So mga kabayan, itong kanyang mga keyring, ibabalik ko siya dahil hindi ko to papalitan. So dito lang to. Thank you.
mga kabayan, sa pagtatanggal ng cylinder head bolt sa 4HF1, 4HG1, lahat ng 4H, huwag kalimutang tanggalin ang dalawang nut dito sa ilalim. So ito yun mga kabayan, ayan, ito, dalawang bolt, dahil kapag hindi mo yan tinanggal at inangat mo itong cylinder head, lalo na dito, pag dito mo hinawakan at kapag umangat to, gumalaw ang cylinder head banda dito at hindi yon natanggal, siguradong damage ang ating bell housing. So papalit ka na naman ng bell housing, dahil ito ay aluminum lang. So huwag niyong kalilimutan yan. So tanggalin na natin ang cylinder head. Tanggal na siya. Tayo. So ito na siya mga kabayan. Tanggalin natin ang cylinder head gasket. Ito yung sinasabi ko na dalawang bolt na 10mm. So ito yon. Ayan. Kapag natanggal na ang lahat ng cylinder head bolt at ito lang yung natira, ayan, at kapag inangat mo dito at gumalaw, lalo na kapag nilagyan mo ng chin block, kasi akala mo mabigat lang, so kapag inakyat mo siya at hindi ito natanggal, ay madadamage to. Ayan, pwedeng mabasag tong bell housing niya, itong dalawa. So kapag nabasag yan, open na siya. So lalabas na yung langis dyan. So papalitan mo ang bell housing. So yan ang tatandaan natin. Yan. Parang may naka silicone gasket. So sa piston, dito, sa liner, ayun, parang yung liner, may gasgas na siya. Ayan. Ibig sabihin, ang Conrad bearing ay may tama na. So, humigpit ang Conrad bearing, kaya dumikit ang piston sa gilid ng liner. So, dito din, ayan, may tama din ang Conrad bearing ng piston number 2. So, ikutin natin at tingnan natin kung may tama din ba ang liner ng piston number 4 at saka 1. So, kapag lahat yan may tama, ibig sabihin ay general overhaul to, dahil tatanggalin ko ang block at papalitan ng liner. Pero, i-check muna natin itong dalawa. Kung konti lang yung damage niya, gaya nito, kunin ko lang sandali ang gloves. Ayan, kakapain natin. So,
Ayan. Hindi pa natin napi-feel na may rub siya. So, pwede pa. Ngayon, i-check natin lahat kung may rub ba siya. Lahat ng piston. Ito. Ayan, may tama siya pero hindi naman napi-feel na parang rub siya pero makinis pa rin. Ibig sabihin ay medyo naagapan pa to. Pero, tingnan muna natin itong dalawa. So, ikutin ko muna. So, tingnan natin to. Okay, so, ganun din. Dito, medyo may nararamdaman ako na rap. So, ibig sabihin, yung Conrad bearing dito ay talagang malaki na ang tama. So, dito naman, ayan, medyo may rap din. Napipil ko na may rap siya. So, dito, napipil ko na may rap siya. Dito, number 1, tsaka number 4. So, dito, hindi masyado. So, ang connecting rod bearing nito, nitong piston number 1, tsaka piston number 4, medyo malala ang pagkakadamage. Ibig sabihin, ang unang nasira dito ay yung connecting rod bearing. At ito, nadamay itong liner dahil humigpit ang connecting rod bearing. At nung humigpit, ito naman ay dumiin sa gilid. Kaya, na-damage to. So, pati siguro piston, may damage din yan. So, mga kabayan, dahil umabot na tayo ng 20 minutes, kailangan ko na itong i-upload. So, hindi ko siya ginawa ng time-lapse dahil wala po tayong matututunan kung gagawin nating mabilis. So, kahit matagal, para ko na rin kayong kasama sa pagbabaklas nito. So, abangan nyo lang ang part 2 ng video na ito. At sa bago pa lang dyan at hindi pa nakaka-subscribe, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. So mga kabayan, inuulit ko, subaybayan nyo ang part 2 ng video na ito para makita nyo at malaman kung ano ang nasira at kung paano ginagawa at kung ano ang dapat palitan. So mga kabayan, hanggang dito na lang. Bye-bye!